Hi guys! Good day! And welcome back to my channel. This is Marky Ahok at mag-update tayo ngayon dito sa aking free-range chicken. Ito guys, at meron na siyang net or range net. So, tara, samahan niyo ako. Let's go! Ayan, ang mga chickens natin. Ito, pasok tayo guys, ano. Ito, ginawa ko temporarily net muna. Ano, ang pinto. Ayan, ang pinto. Para makapasok tayo dito. Bitong na to, mga to. Nangihingi na to ng mga pagkain nila. Wait lang. Kakainin ko muna itong mga to. Ito, bagong bili ko to na native. Yan. Native yan, bagong bili. Ito na gutom ah. So, ginawa ko dito guys, bumili na ako ng talagang isang sako na feeds. Kasi lugi sa ano eh. Sa retail eh. Ito, per sako na ito. Kain tayo, kain. Makagawan. Ito. Kain. Ito, native. Maamo. Ito rin. Dalawang native yan. Gagawin ko dyan i-crossbreed ko. Crossbreed dito sa mga to. Sa barred play mount truck. Yan. So, yun na lang yung natirang manok ko. Kasi nga, hindi naging successful yung unang mga itlog. Hindi nalimliman. Kaya ang ginawa ko, gumawa na ako ng incubator. So ngayon, ito muna, naka-range net na sila. Tapos gumawa ako dito guys ng paitlugan. Ayan o. So paitlugan. So itong kwarto na to, puro ano yan, nest box. Ayun, so tapos na silang kumain. Ito, sinisimot na lang nila, no? Yung mga natitirang pagkain. So, yung ginamit kong feeds para sa kanila is pang broiler, no? Para lumaki yung katawan nila, no? At mag-expand na yung mga yung muscles nila. So, naka-range sila dito. So, pinapakawalan ko lang since na meron na tayong range net. So, ito, gustong tumakas, oh. Uy! Gustong tumakas. Gahanap yata ito ng may itlogan. Halika nga dito. Halika. Gahanap ka ng mga itlogan. So, papakilala ko sa'yo yung iitlogan mo, ha? So, dito ka dapat mag-iitlog, ha? Ayan. Dito ka dapat mag-iitlog. Diyan ka dapat mag-itlog, ha? Ayan. Bagong dating lang kasi to eh. So, mga 4 days pa lang to dito. Ayan, naghahanap to. So, ngayon, punta naman tayo dito sa paligid nga ng manukan natin. Range net. So, ginamit ko. So, yung size nito is 1.25 by 6 feet by 100. 100 meters to. Dalawang 100 meters yung na-order ko sa online. Actually, mas mura sa online kasi compare natin sa hardware. Napakamahal sa hardware, no? Umaabot ng 7,000 yung range net.
So 5 to 7,000 is isang bundle 'yon. So since sa online, mas ano tayo, makatipid, no? Kasi ito nagko-cost lang 'to ng 2,500, free shipping na. 2,500 lang ano. So yung size is 1.25 by 6 feet by 100 meters. Ayan. So gusto talaga lumabas niya, no? Ngayon nagtanim na rin ako dito, guys, ng talisay, ano, pang shed nila. Pang shed. Tapos yung update naman dito sa manukan, ito, guys. Pina-extend ko dito, no? Nagpa-extend ako dito. Yero ulit kasi yung before, ito lang 'yon. Tatlong rooms. Kaya lang apat na rooms pala ito. Ito nagpadagdag ako dito ng tatlong rooms. Pero gagawin ko dito ito, yung isang room na to, gagawin ko siyang storage room or tambayan, ano. Ngayon, dati kasi nagkakasakit yung mga manok dahil naanggian. Since dito sa amin, sa Mindanao, palaging umuulan. Diba? So, naanggian doon. Kaya ngayon, maganda na siya kasi streamline na siya, no? Hindi na siya nababasa ng ulan. Ganyan siya. So, nung una, pinapasok ng tubig kasi walang kanal. Kaya ito, ginawan ko ng kanal. Palibot yan. Hanggang dun. So, ginawan ko ng kanal. Tapos, yan, linis-linis. Linis-linis dito. At meron ding isang, ano dito. Tinorture lang to ng kambing, ano. Talisayo din ulit yan. Dati, nakakapunta sila dun. So, may mga masukal. Since may range net na, limited na lang yung ano nila, yung access nila sa labas. So hanggang dito na lang sila, ano. Ayan. Okay. Isin natin. Ayan. Tapos sa palibot, tinaniman ko ng Madre de Agua. Madre de Agua, ayan, oh. Hindi ko alam kung tutubo yan. Pero ililipat ko yan sa labas kasi baka nga hindi rin siya tutubo dahil unti-untiin lang din yan ng mga manok. Tapos eto, dwarf na niyog. Hindi ko alam kung mabubuhay. Nilagyan ko lang ng ganito kasi pinapasok ng kambing. Yan. May puno ako dito ng niyog, isa. Ayan, naalagaan ko lang para mamunga. Dati kasi walang bunga yan. Ayan. So, naalagaan ko siya ngayon. Para naman na kapag gusto mong kumain ng buko, mabilis na lang tayo makakain. Ayan. Tapos exit door ulit dito. Ayan. Net ulit yung ginamit ko. Exit lang siya. Temporary. Temporary na pang matagalan, ano, range net. Tapos ito, guys, naggawa ko dito ng pond. Ayan, so yung pond na to ay tataniman ko ng azolla. Ganyan siya. Malaki-laki. Malaki-laki yung pond. So nasa 5 feet 5 by 6 ito. 5 feet dito, 5 feet. Tapos doon 6 feet. Ayan, 6 to 7 feet doon. So yung mga tubig, yung mga manggagaling dito na tubig, tubig ulan. So once na mapuno to, tsaka yung mga galing sa kanal, papunta siya dito sa pond. Ayan, hindi pa lang tapos. Kasi since nag-uulan nga, maputik, masyadong maputik. Kaya in-stop ko muna ang paghuhukay. Mga 1 feet to 2 feet siguro ang lalim nito. Ayan, tatansyahin ko na lang. Tsaka ko lagyan ng bedding. Yan yung mga nabago dito sa farm o dito sa ating manukan. So ang gagawin ko na lang is magpaparami. Tapos ito, guys, ano, may sili rin akong tinanim dito. Kulay violet yung sili ko. Ganyan siya. Kulay violet. Naubos lang nila, ano. Naubos nila, eh. Ayos lang. Kasi para naman yan sa kanila. Kaya nilagyan ko ng screen para protection.
Ayan. So mabilis lang naman to dumami. Mabilis lang to tumubo ulit. Nakaka-recover din to. Nilagyan ko ng poops ng ano, kambing para abono. Ayan guys, so ito yung naging update dito sa aking manukan, munting manukan. So ayan, may bago na tayong bahay ano, para sa kanila. So ang gagawin ko na lang is mag-breed pa ng mag-breed. Hopefully maging successful yung aking incubator. Mamaya, ipapakita ko sa next video yun. So thank you so much for watching. Bye bye.